Hello guys, ngayong video magpupurga tayo ng ating mga pares. So lahat ng ibon natin ay pupurgahin natin. Ayan, kung makikita nyo mga nakaready na ang kanilang tubigan. Kasi para isasalin na lang natin yung pampapurga doon sa kanilang tubigan. Pero wala pang halo yan ha. So dito nga pala, kapag magpupurga tayo ng kanilang, ng ating mga alaga, kailangan may kain muna sila. So bibigyan natin sila ng seeds muna, papakainin muna natin sila bago natin sila bigyan ng pampapurga. So ayun na nga, bibigyan muna natin sila. Ayan. Isang sandok lang kada isang tablespoon kada pares. So ito yung aking ginagamit, 1 tablespoon. Ayan, kung makikita nyo man. Basta 1 tablespoon yan, ayan ang aking ginagamit kada isang pares ko. So, tuloy lang tayo sa pagbibigay ng pagkain. Ayan. Kada isang lalagyan, 1 tablespoon sa mga kada pares natin. So, ayun. And then, ibigay na natin ang kanilang pagkain para makakain na sila, di ba? Para mabigyan na natin ng pampapurga. At ayun na nga, nabigyan na natin sila ng pagkain. Hayaan muna na sila kumain ng hanggang sa mabusog sila, hanggang sa hindi na sila tumutoka ulit. Dahil kapag ganun kasi ang ibon, satisfied na siya or na-consume niya na yung kailangan niyang kainin sa oras na yon. Tapos kung makikita nyo dyan yung mga lalagyan ng tubig, may mga laman ng tubig pero wala pang nakahalo na pampapurga. Ayan. So, ayan yung mga bibigyan natin ng mga pampaburga. Yung mga wala pang nakalagay na lalagyan. So, ayan sila. Tapos, syempre, yung nasa flight cage natin, kailangan din nila magpurga. So, bibigyan din natin sila ng pampaburga. So, alisin muna natin yung pagkain nila. At bibigyan natin sila ng panibagong pagkain para mabusog sila. After, then mabibigyan natin sila ng pampapurga. So ito lang ang aking binibigay, 1, 2, 3, 4. So 'di ba ang dami nun para sa flight cage, pero okay lang dahil nasa flight cage sila, nakakapag-exercise naman sila ng mabuti, kaya okay lang na medyo madami ang kanilang pagkain. Ayan. So yung tubig nila, dito ko na lang nilalagay kasi wala akong hindi kasi yung malaki, yung automatic water feeder. So, mamaya, purgahin na rin natin sila. O, ayan, o, rambulan na agad yan dahil kumain kayo ng kumain dahil kailangan nyo yan mamaya pag magpupurga na tayo. Okay, mukhang nagkakaanohan na dito, nagkakabusugan na. Ayan. Yung iba, inuubos pa muna bago magpurga. So, kung mapapansin nyo dito, sila Maha ay nilagay ko na kagad yung tubig nila. Pero hindi ko sila pwedeng purgahan or i-deworm kasi may inakay sila. Ang syempre, kung gusto natin, kung hindi natin sure kung pwede magpurga ng may inakay or may itlog or mangingitlog, eh doon na lang tayo sa safe. Huwag muna natin silang purgahin. So binigay ko kagad sa kanila yung tubig na dapat malinis sa kanilang mga inakay. Tapos ayan oh, naku, humabol pa nga eh. Lalagyan ko na nga ng pagkain yung kanilang lalagyan. Ayan. So, ganun talaga siya ka-close kapag babaguhin ko yung kanilang pagkain. So, ang dapat ko lang naman bigay sa kanila dahil malaki na yung inakay nila, isang kutsarang bird seed, African milk seed, tapos isang kutsarang oat growth, tapos lalagyan ko pa yan ng chick booster, ihahalo ko doon sa bird seed. Ayan, chick booster dyan sa bird seed, tapos halo lang. Tapos minsan, nagdadagdag ako ng oat growth, lalo na kapag mabilis maubos. So, lagyan na lang natin ng isa pa. Ayan. So, ibigay na natin to dahil alam kong hindi pa nakakakain yung mga inakay nila Maha. So, ayan. Ayan, si Maha din di natakot sa akin. Diba? So, ayan, chibog na kayo dyan at ipapakita ko sa inyo ang kanilang alaga, kanilang inakay.
So, yung inakay nila, ayun, nasa dulo. Mapapansin nyo, malaki na sila. Hindi naman sa malaki, lumalaki na. Makukumpleto na yung balahibo nila. Tapos sa susunod, ay bababa na sila. So, ito ang kanilang inakay. Ayan o, diba? Medyo active na sila ngayon. Ayan o, wait lang. Kukunin ko yung inakay na si Saikon Dilaw. Ayan o. So, mukhang... Ayan. O, diba? Sa tingin nyo, anong kulay? Ay, putik. Tumae pa nga. So, ayan. Ayan na. Wow, marunong nang tumalo na ba? Wah, nahulog pa nga. So, ayan. So, ano? Ano sa tingin nyo kung anong kulay nung pinakita ko sa inyo? Mukhang ano na siya eh. Green. Tapos malakas ang dugo sa pied. Mukhang magiging heavy pied siya. So, ayun lang. Dito sa ating mga inakay. Ayan. So, tignan nyo naman itong dalawang mag-asawa. Oh. Ang sweet-sweet oh. Tapos mamaya mag-aaway. So, ito nga pala ang gagamitin kong pampapurga. Hammer. Ayan. Hammer Atel Mintic. So, hindi mahirap banggitin. Hindi ko alam kung tama. So, ito ang gagamitin nating pampapurga. Ayan. So, meron ito capsule. Pero alam ko pang mga manok na yun or kalapate. So, ayan. Kung makikita nyo dito. Ang mga inaalis nito ay gape worm, crab worm, thread worm, cecal worm, sessile worm, hair worm, tape worm, and yams. Ayan. So, ayan yung mga worms na matatanggal sa kanila. Tapos, ayan yung kanilang tubigan. Ayan na. Galagyan na natin yan maya-maya ang konti after nila kumain. So, sana maging effective to. Sana maayos ang pagpupurga natin sa kanila gamit itong Hammer Atel Mintic. So, let's go na. After 30 minutes, let's go na. So, ayun. Pinatakan ko na tatlong beses. Tatlong patak. So, haluin na lang natin yan. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko, pero okay na yan. Basta may nahalo sa tubig, sana mag-effect yung pagpupurga. So, haluin natin isa-isa yung mga nilagyan nating tubig. Yung iba, hindi masyadong equal yung pagpatap ko. Minsan, ang lalaki. So, ayan. Ganyan ang magiging itsura ng tubigan nila kapag pinatakan nyo ng hammer na hinahalo sa tubig. Ayan. So, ayan nga. Oh. Medyo pang-chatignan. Pero sana mapurga yung ating mga alagang ibon dito. Tapos ito naman sa flight cage, ayan. Tatlong patak din, lahat ng tubigan, tatlong patak ng hammer. So ayan, ready na sila para uminom dahil wala na sila masyado sa kanilang patukaan. So bibigyan natin yung mga hindi na tumutuka. Okay, yung mga tumutuka, hayaan muna natin silang tumuka ng pagkain nila dyan. So unahin na natin tong ating back-to-back parvlu kasi mukhang busog naman na sila sa kanilang pagkain. So ayun, nalagay na natin yung tatlong tapos ng kumain. So abangan muna natin kung iinumin nila agad yung tubig na may hammer na pampapurga ng kanilang katawan. So ayun, ang unang biktima, nakainom na siya. Ayan, so ano kaya mangyayari kapag nakainom sila ng pampapurga? Siguro hindi naman agad effect yun. Siguro, syempre dadaan-daan pa yan sa mga ano nila, buong katawan bago umubra, di ba? So, mamaya hintayin natin kung ano yung kakalabasan ng kanilang ipot or kung anong lumabas sa kanilang katawan or masuka nila or maipot nila. So, ganun lang, hintayin lang natin na kung ano ang mangyayari sa kanila. Then after 4 hours, so pinalitan ko na yung kanilang tubigan. Kasi parang hindi na sila umiinom masyado. So, pinalitan ko ng malinis na tubig. Tapos ngayon, tignan naman natin kung ano yung mga naipot nila. Kung may something ba na medyo hindi kaaya-aya sa mata natin. So, dito mukhang wala naman. Ayun.
Siguro hindi kagad ganun e-effect yung mga pampapurga. So ito, hindi ko alam kung isa to sa mga napurga. Mga unusual sa aking paningin. Mga tipong hindi ko pa napapansin sa mga ipot ng mga alaga ko. So siguro ito. Ayan. Kita nyo ba yung itim? Ayan. Eh mukhang matagal na yan. Awan ko lang. Hindi ko lang sure kung ngayon yun. Depende. Hindi ko talaga ma-distinguish kung ano yung itsura ng pampapurga. So ayan, papansin nyo, bagong tubig. Tapos ito. So hanapin natin kung may kakaibang ipot silang nilabas. Mukhang wala naman. Mukhang wala naman. Ito naman sa baba. Check natin. Ito. Wala, wala. 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 Ito. Asan? Ayan yung itim. Ayan. Ayan. Mukhang bago pa. At mukhang... Ewan ko. So, hindi natin alam kung ano itsura ng nilalabas kapag napupurga pa. Hindi ko talaga sure. So, kung kayo ay nakakapagpapurga na ng mga ibon nyo, ano ba itsura ng mga ibot? Ng mga ipot nila? Kung anong klaseng ipot na nilalabas nila? So, dito, sa mga green opa natin na back-to-back, ayan, mga unusual, ayun, ayan o, parang totoo yun ah. So, hindi, natuyo agad. Ayan, mga puti. Ba't may mga puti? Ganyan o. Tama ba yan? Mga puti? Mga puti lang o. Oh? Ayan o. Mga puti. So, hindi ko alam kung ano mga itsura talaga. Kung alam nyo yung itsura ng napupurga nating ibon, sabihin nyo lang at i-post nyo sa aming Facebook group kasi malaking tulong yan para malaman ng iba kung ano itsura ng napupurgang ibon, kung ano yung ipot na itsura. Diba? So, tulungan nyo kami. Dali, first time ko lang din magpurga ng ibon. So, hindi ko talaga alam kung ano itsura ng purga na yan. Tapos, ang pagbibigay pala ng... So, dito, last one na to. Last one na. So, ito, mukhang bagong-bago. And, ano pa? Ito pa, oh. Oh, isa lang yung kulay kanina. So, mukhang ganun ang mga itsura ng purgahan. Ito, puti pa, oh. Ayun, oh, puti. Oh. Mga unusual na kulay. Unusual na bagong ipot na nakikita ko sa kanila. Ayan. Siguro naman ganoon talaga itsura, 'di ba? So, ayun ang ating purga ngayong araw. Sana napurga nga sila. Tapos sana ay natanggal yung mga internal parasite nila, yung mga bulate na lumalaban sa kanilang loob, sa kanilang kinakain. Siguro ang pampapurga ay part din ng breeding process. Tipong bago natin sila i-breed, ipupurga muna natin sila. Parang pampaganda ng kondisyon para magkaroon ng magandang pag-itlog, ng pag-mate, yung parang nagaganahan sila. Yung tipong bang ganun para malinis yung kanilang internal, di ba? So, kung gusto nyo magpurga ng inyong mga alagang ibon, libreng-libre magpurga. Bili lang kayo ng binili ko, yung hammer. So, ayun. Ayun lang ang ating video ngayong araw. So, mag-shoutouts na tayo. So, shoutout kay Kenryu Javier, kay Brian Cruz, kay Angel Marvi Salonga, kay Ru Rehio, kay Yekoray 05, kay Kimwell Maranata, kay EMC Hub. Mag-subscribe kayo sa kanya dahil may tinuturo siyang mga tips and tricks sa mga alaga nating ibon na hindi ko pa natuturo. So, subscribe ka kayo sa kanya. Tapos, shoutout kay Free Flight Bird and Handfeed, kay Leo Manalili, kay Leo Tolentino, kay Angelino Raimundo, kay Irene, kay P. Seriano, kay The Loser UNI, kay Joseph Areliola. Tama. So, shoutout din kay Matet 314, kay Newbies Ibunan, kay Gerson Pascua, kay Dennis Balabas, kay Kian Rain Pasamonte, kay Celine Menciano, kay Jeomar Sibal,
kay Norman J. Victorino, kay Florence Aquino, shoutout din kay Steven Jan C. Quiason, kay Prince Kiel Tatel, kay Wendell Dapula, kay Elton Eleguino, shoutout din kay Ezekiel Dizon, kay Juan Dave de Gebulan, shoutout kay Mike Monton, at shoutout kay Andre R. Nisto. So, kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung gusto nyong magpurga ng ating mga alagang ibon, bili lang kayo ng pampapurga. So, meron tayong hammer na binili ko, yung hammer. Tapos, meron pa dyan, marami pang pampapurga dyan. So, mag-try lang kayo ng pampapurga sa ating mga ibon. At syempre, lagi nating isipin, ang pampapurga ay dapat... hindi dapat inaaraw-araw yan, hindi linggo-linggo yan. Kailangan matagal ang pagitan. So, siguro ang pagitan ng ang purgahan natin ay 6 months. Okay na siguro yung 6 months. Dahil panigurado naman, hindi naman agad-agad magkakaroon ng internal parasites yung mga alaga nating ibon. So, ayun, after 6 months, mag-anon na tayo. Magpurga ulit tayo. Tapos, kung meron tayong bibili na bagong ibon, bago natin sila ilagay sa mga cage, purgahin na natin sila, di ba? Para pupurgahin natin ulit sila sa mga susunod na purgahan ulit after 6 months. Ganun. So, ayun lang guys ngayong video. Sana talaga nagustuhan nyo itong topic natin kung paano magpurga ng ating mga alagang ibon. Tapos, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel dahil malapit na tayo mag 10,000 pesos. Malapit na tayo mag 10,000 subscribers at meron tayong matatanggap na kung ilan ng ating subscribers count, ganun na matatanggap nating kayamanan. So, ayun lang guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.